Ito ha, isang hindi ordinaryong kasal naman ang nakita namin. Eh, akalain mong ang theme zombie. Wow. At ang apocalypse. Yan, narito po. Panoorin po natin. Batibat. Kapre. Aswang. Masasamang espiritu. Ilan sa mga kababalaghang bumabagabag na sa atin dati. Pero sa hindi ordinaryong pagkakataong ito, ang Hot TV, isang panibagong katatakutan ang tinutukan. Mga kahindik-hindik na tagpong nakuna ng larawan at nahuli sa video. Ito ang mga imaheng nakunan sa isang lumang gusali sa Bidondo. Dalawang magkasintahang tuguan ang katawan, tila naging biktima ng marahas na kamatayan. Bumangon mula sa hukay upang muling magkasama at dalhin sa altar ang sumpaan ng kanilang pagmamahal. Ito ang hindi ordinaryong tema ng kasal nina ROADFILL ng Moymoy Palaboy at Farah Lopez, na inspired ng sikat ng mga zombie films at TV series ngayon. Before pa, bata pa ako, gusto ko talaga wedding kakaiba. Then, nung nauso yung series sa ibang bansa, napanood namin, hanggang nung buntis ako, everyday namin pinapay, naabangan talaga namin. Doon kami naka-insip ng concept. Ang mga imaheng ito, produkto ng kanilang kakaibang prenup pictorial at tira preview na ng kakaibang plano ng kalahati ng YouTube duo na Moymoy Palaboy at ng kanyang bride. Nabanggit nga nila na mahilig sila doon sa mga movies ng Walking Dead. So sabi ko, why not we do the zombie type of prenup? So very challenging kasi I love to do prenup na different concepts. And then may isinuggest ako sa kanila na isang lugar, which is doon nga sa may Binondo na old building. So, pinuntahan namin, nagustuhan kaagad nila. Yung kay Farah took me about 45 minutes. Kasi it was a funny thing. Tinanong ko siya, how would you like it? These are what I do. And lahat pinili niya. It was so funny. She chose to be bold. Kalmo. So sabi niya, ay, carry ko yan. Sobrang talaga natuwa sa kanila. So, game na game talaga yung topo. Some girls go for beauty but not creepy. And she wanted like this scary one focal point na scar. So I placed it at the center of the face. I created a look for ROADFILL na butas yung right eye niya. And I told him, ayoko naman na super all done yung buong face mo kasi hindi ka na talaga makikilala. So I'm gonna have to do half. And he wanted to keep the signature hair, looking like a zombie. Talagang nag-iiba ang trend ngayon pagdating sa mga prenup. Kasi ayaw na nila ng mga style, mga sweet type of prenup, mga tweetums, ayaw na nila ng ganito. So ang mga kwan ngayon, nag-i-explore ang mga couple ngayon. So gustong gusto nila na naiiba sila. And this kwan nga, this type of prenup na ginawa namin na zombie type, eh talaga namang kakaiba. Kaya kung makikita mo, nung nakapost ito sa Facebook, talagang ang dami nakuhan likes nung kwan na yan. Ang mismong seremonya, ghost naman ang naging look. Ang isa sa pinakakapansin-pansin dito ay ang pagmamarcha ni Farah, suot ang itim na gown at belo. It's goth. Okay, at saka ang treatment is, oh, it's goth. It's really not yung creepy type of pagka-goth, no? As you have seen, nag-march with a black gown, no? Very elegant. And they actually required the guests to come in black, which is pretty not usual for weddings, especially in the Philippines. But what's nice is that their parents agreed at nasunod yung gusto nila. Want to join together with man, Rod? And this woman, Farah.
ba yung bagus kong tumutol dyan? Wala naman. May tutul. Mas actually, ito dapat full black siya. Natakot kasi yung coordinator and some ng yung production na huwag ko naman mag all black. Even Rod. So sabi ko, Dad, ever since kasi, nung bata pa ako, sabi ko, pag ako kinasal, aba, pakasalan ko lang lalaki yung mag-a-agree sa akin na itim ang susuting ko from root to tip, inside and out. Sama sa mga dumalo ng mga kapuso nating sina Michael V., Rufa May Quinto, Ogie Alcacid at Regine Velasquez at ang best man na si Aljur Aplenica. At lahat ito naganap sa petsa na 12-12-12. Actually, para sa akin kasi 12-12. Wala nang 13-13-13 eh. Para madali naming maalala. Parehas kayo makakalimutin. Busy siya. Maglolo na kami. Kailan na pala yung anniversary? Then, yung baby namin kasi is 1-2, January 2, 2012. So it's 12-12 din. So sag-decide kami na, sige, 12-12. Di man akma sa tradisyonal na panlasa ng marami, mahalaga raw kina ROADFILL at FARAH na maipakita sa mundo ang nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Ang paggawa ng mga bagay na pareho nilang nagugustuhan. Pagkakasundo kahit minsan hindi nagkakaunawaan. At pag-ibig na handang patunayan hanggang kamatayan. Kasama ko ngayon ang actress cover girl, Ellen Adarna. Hello! Hi sa'yo! Balita ko, meron kang upcoming coffee table book. Kwentuhan mo naman kami tungkol